your ultimate source for Pinoy alternative music. All new, all the time. Here now is your technopreneur Charlie Diaz, together with alternative music disciple Parts Moro. This is your new all Pinoy alternative music. New all Pinoy alternative music. Only here on V81 Radio, South Manila. Good afternoon, Digital Pinoys Worldwide. This is your anchor, Charlie Diaz, welcoming everyone to our new All Pinoy Alternative Music program, where we feature, highlight, and support upcoming Filipino artists and musicians. So, because we believe that Pinoy artistry and creativity must be supported at grassroots level, that is why we provide our platform, digital platform that is, in Napalm, for listeners, viewers, artists, and partners to collaborate and thereby enriching our Filipino music. So always remember, Napalm is your all Pinoy alternative music source. So this episode today for our program is episode 8, which is entitled The Discovering of the Rhythm of Leyda Lutaya. So it's a pretty unusual name for a band, but we will soon learn more about it. And before we proceed, I would like to, of course, greet our many, many audience around the world. So beforehand, let's do the general thing. Good afternoon to every viewers we have in the Philippines and, you know, all the Filipino music community all around Asia, the Asia Pacific. Southeast Asia, to be more precise, from Thailand to Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, and so forth. And good morning, coming from the continent of Europe, so including the Middle East and Africa as well. We have a lot of listeners coming from the UK and Italy, and of course in Spain. And for Middle East, of course, we cannot possibly forget Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, all those countries, including the UAE, United Arab Emirates. And good evening. It's quite late already in the evening in the US or North America. So our viewers coming from the US and Canada, specifically in the state of California, where our one of our station is in Los Angeles, and our CEO is manning the the booth there. Okay, so before we proceed towards introducing our band for our segment, I would like to first introduce my co-anchor, a certified resident rock enthusiast and once a band member as well of his own band, a lyricist, a guitarist, and a music performer, a passionate Napalm advocate, Mr. Pards Moro. Hi. Hi, Charlie. Magandang hapon sa lahat. This is Alfard Moro, or Pards Moro, your resident rockista dito sa V81 Radio. Ayan. Okay. Hi, Charlie, kamusta? I'm good. Today is a special day kasi it's Father's Day, di ba? Yes. Oh, so I think we have some sort of a treat to all fathers out there with this duo of bibihira tayo makakuha ng featured artists of today na medyo duo lang sila, dadalawa lang sila, but I'm sure their sounds later or their performance would be something that our viewers would remember. Mm-hmm. And ang isa pang nakaka-excite dito sa guest natin is this is related to someone we know from the 90s. Related siya sa isang pwede na natin tawagin siyang parang icon ng rockista or around the 90s era. So yeah, so medyo excited ako doon. Okay. So I think without further ado, we're going to the segment, of course, educating a little bit of our market. Yes. In our portion
What the Fact. So probably let's... What the Fact? What the Fact? What the Fact features interesting music trivia that influence our Pinoy artists. Whether foreign or local influences, these compositions and performances have helped our Pinoy artists redefine our music of today. So join us and rediscover What the Fact. Ayan. Okay. So magandang hapon ulit. You're in our segment called What the Fact, no? Where we discuss bands or important events that help shape our alternative landscape today, no? So, yun, excited ako ngayon, Charlie, kasi we will be talking about drummer vocalists. Yan. So, yun yung topic natin ngayon. Sige. So, okay. So, okay. Bakit natin, bakit ito yung napili kong topic, ano? So, I would like to focus specifically on drummer vocalists and what makes them unique or what makes them special. So, ang mga pag-uusapan natin ngayon are artists who are former drummers na naging vocalists or drummers and vocalists at the same time sa kanilang mga ano mga banda, no? So that includes artists like Karen Carpenter, Phil Collins, Steven Tyler, Dave Grohl. Okay, I'm sure si Phil Collins medyo iba alam na, na ano siya, no, na drummer. And of course si Dave Grohl, medyo ano yan eh, sikat na drummer siya ng Nirvana at that time. Pero si Karen Carpenter at Steven Tyler, medyo kakaiba. Or actually, kahit ako, lately ko lang nalaman na nag-drum si Steven Tyler before. No, si Karen Carpenter, medyo matagal na. Ayan. So, ayan. We'll start with Karen Carpenter. So, for Karen Carpenter, nag-drum siya before sa banda na the Carpenters. No? Before siya naging solo na vocalist. No? She was also a drummer in a band called Lead Sisters, no? So, syempre, doon sa mga hindi mga nakakakilala, siguro, yung mga millennials na hindi pa na alam kung ano, kung sino si Karen Carpenter. Si Karen Carpenter ay sikat sa mga kanta like Top of the World, Close to You, We've Only Just Begun, Superstar. Okay, maganda sana kung meron tayong clips, kaya lang due to our restrictions sa ang tawag dito? Copyright restrictions. Ayan, hindi tayo makakapag-play, no? Pero, yun, you can look it up, no? Magandang research yan si Karen Carpenter. And I assure you na pagka nag-search kayo, baka ma-ano nyo, ma-hook click kayo sa music. Okay, another artist na nabanggit ko kanina is Phil Collins, no? Phil Collins ay sikat sa mga kanta na Against All Odds, You Can't Hurry Love, True Colors, Separate Lives, and many more. So before siya naging vocalist, kasi nakikita natin siya, kumakanta na lang siya eh, naging drummer siya sa isang banda called Genesis. Ngayon, itong Genesis ay medyo technical. Sabihin natin medyo may pagka-math rock or kung sinabing math rock, hindi siya nabibilangan ng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, merong ibang-ibang time signatures na hindi normal na naririnig natin sa katulad ng mga pop songs na naririnig natin sa radio. Yan. Next slide, please. Okay. Ito, isa sa mga icons din ng 80s at 90s rock. No? Si Steven Tyler in a band named Aerosmith. No? I'm sure yung mga 90s na listeners natin will relate, no, na isa si Steven Tyler sa pinaka magaling na frontman sa rock, no. And doon sa mga hindi pa nakakilala, pag narinig niyo yung kanta na I Don't Wanna Miss a Thing, Amazing, Crazy, Walk This Way na na-feature din natin sa dating napalm topic natin sa rap metal, nakipag-collaboration siya with DMT. Pero before si Steven Tyler naging vocalist sa Aerosmith, dati din siyang drummer, ano, sa ibang banda. Next slide, please. Nagkakayata.
Dean? No, actually, yan. Si Dave Grohl. Ah, yan. Okay. So, around 90s era, nung sikat, kasikatan ng Nirvana, Dave Grohl was a drummer in a tabi sila Kurt Cobain and Chris Novoselic. No? So, they were the biggest band nung time nung 90s around the grunge era. Pero after na namatay si Kurt Cobain ng Nirvana, Dave Grohl created songs, no? And then he went to a studio, tapos nag-drum siya na rin nag-gitara, siya na rin nagkumanta, siya na rin lahat-lahat actually nag-record ng isang album. So, ganun ka galing yung ginawa ni Dave Grohl after nung nangyari na tragic death ni na Kurt Cobain. So, Dave Grohl is famous for songs sa current band niya, si Foo Fighters, called Everlong, My Hero, The Best of You, This Is A Call. So, ito yung mga ano niya, ito yung mga sikat na kanta na ginawa ni Dave Grohl. Meron din siyang isa pang banda, Queens of the Stone Age. Yun, maganda rin yun. You can look it up. If you like grunge, medyo hard-hitting na drums, yun. I-search na yung mga banda ni Dave Grohl. Foo Fighters, Queen of the Stone Age, and Nirvana. Okay. Next slide, Dean. Okay. So, nabanggit natin kanina, we will be talking about what makes them special. Bakit special pagka drummer ka at same time vocalist ka? Okay. We will first talk about the disadvantages. Siyempre, hindi yan madaling gawin. No? Ang isang reason kung bakit hindi siya magdaling gawin, okay, number one, yung drumming movement, saka yung keeping up with the timing, syempre ikaw, as a percussionist, as a drummer, ikaw yung nagdadala ng timing ng banda. So, kung ikaw pa yung kumakanta at the same time, tapos halimbawa, yung time signature mo ay medyo sinkopado, tapos kailangan mo rin huminga habang kumakanta, I think sa mga aral kumanta, no, meron silang tinatawag na breathing. Ibig sabihin, kailangan nilang aralin kung kailan sila dapat huminga at kailan sila dapat kumanta. So, vocally, kung kumakanta ka lang, mahirap nang gawin yun, lalo na kung technical yung kanta. Pero kung ikaw na yung kumakanta at ikaw pa yung nagda-drums at ikaw pa yung magpaplano ng kung kailan kahihinga habang kumakanta at kung kailan at habang ginagawa mo yun, dapat eksakto or nasa timing pa rin yung percussion mo, medyo mahirap siyang gawin talaga. No? Okay, isa pang disadvantage ay baka kailanganin mo ng special microphone like a lapel para maiwasan mo natamaan yung mga microphone stands, maiwasan mo na tumalsik yung microphone. No? So, mahirap siyang gawin. And, of course, dahil nga medyo physical yung drums, no? Medyo mahirap, ano. Balik muna tayo. Dean? Ayun. Dahil mahirap nga yung pagda-drums, no? Hindi enough na, kunwari, regular stamina lang. Medyo kailangan mo ng mas mahaba, mas malakas na stamina. Especially sa mga genres na may mabibigat or mabibilis na tempo. So, yun. In terms of advantages naman, meron tayong tinatawag na percussive phrasing. Okay, nakita ko to or napanood ko to or nabasa ko din sa mga articles or sa mga documentaries na kapag ikaw ay dating drummer, meron kang parang percussive tendencies, no? Na nadadala mo sa pagkanta. So, ibig sabihin, para kang rapper, di ba? Ang rapper, may beat sila, tapos sinasabayan nila yung words to the beat, no? So, ito, sa pagkanta, parang ganun din yung konsepto. Para kang nag-rap, kaya lang may tono. So, medyo mas mahirap ka. Okay. Example ng percussive singing, pag narinig mo, for example, yung kanta ni Karen Carpenter, Top of the World, medyo upbeat yan. So, tingnan mo yung words kung saan niya dinadala, sinasabay niya doon sa up tempo ng kanta. Kaya, pag naririnig mo yung kanta na yon, pag ni-research mo at pinakinggan mo yung Top of the World,
mapapainda ka hindi lang dun sa music, kundi dun sa syllables, kung saan nilalagay ni Karen Carpenter yung kanta niya mismo. It's the same thing with Steven Tyler, Walk This Way. It's the same thing that dun sa ginawa ni Phil Collins sa kanta na You Can't Hurry Love. So yun, pwede niyong i-search yun. Yun. And meron pang isang unique din na nangyayari, ano? Isang interview ni Dave Grohl, nagpa-play daw siya ng gitara, parang percussion instrument daw yung tingin niya sa gitara. So if you listen to the song called Everlong ng the band Foo Fighters, sabi ni Dave Grohl, ang treatment daw niya sa gitara, di ba sa gitara merong upper strings kung saan makakapal yung strings. Ano? Bandang sa lower strings, makikita mo maninipis yung strings. The way kung paano mag-strum si Dave Grohl, yung strum niya sa lower strings, sa makakapal, sabay sa kick. Sa kick ng drums. Ano? So sa yung pag naririnig mo yung kick drum. Yung upper portion naman ng strings ng gitara, kapag nagigitara si Dave Grohl, itinasabay niya either sa snare o sa hi-hat. So pag naririnig mo yung Everlong, napapa-headbang ka, start pa lang ng kanta kasi the way kung paano niya kinastrum yung gitara, percussive din. So ang treatment niya, every time na nag-hit siya ng lower strings, sabay sa bass drum. Kapag nag-hit siya ng higher strings, yung mga maninipis sa strings, sabay sa snare or sa hi-hat or sa cymbals. No? So yun yung mga naging advantages. So ang nagiging dating tuloy, nabubuo yung groove. Kasi yung percussion, yung percussion na nagdala ng timing, sumasabay yung bass, sumasabay yung gitara, at sumasabay din yung vocals. So nangyayari, nagiging one solid groove. Kaya minsan pag naririnig mo yung kanta, napapaindak ka. So ayun yung advantages ng drummer, vocalist. Ayan. Next slide. Yan. Okay. So, syempre, hindi tayo magpapahuli, no? Sa mga Pinoy artists natin, meron din tayong mga drummer vocalists. So, isa dyan, si Edmond Fortuno ng banda na Juan de la Cruz Band. Or hindi naman actually siya yung nag-iisang drummer. No? Maraming sessionist yung Juan de la Cruz Band. So, you can look it up if you want to see Edmond Fortuno playing drums while singing. Hanapin yung kanta sa YouTube or any ano na suklayin mo, baby. Yun. Makikita nyo kung gaano ka-electrifying itong si Edmond Fortuno. Yun. Actually, familiar ka ba? Edmond Fortuno. Juan de la Cruz Band. Not kay Edmond, no. But I, of course, the Juan de la Cruz Band is very popular during our, you know, 80s. And yung the song itself. Hmm. Yung suklayin mo, baby. Oh, sa bagay, Juan de la Cruz Band kasi Pepe Smith yan eh. Yan ang frontman, di ba? Okay. Mm-hmm. Aside from that, you also have Ria Bautista ng bandang Paramita. If you want to see kung paano niya ginagawa yung pagdadrums niya habang kumakanta, you can search the song Healing. No? Magandang kanta yan, dating hit, isa sa mga hits yan na napapakinggan mo lagi sa radio station NU107, no? Wala na siya ngayon. No? And of course, we also have our very own Carlo Frio, nag-guest ito sa Napalm with the band called Nina Virgin. Yan. You can look it up, yung kanta nila na Isang Gabing Alaala. Yan. So that ends our topic for WTF, or What the Fact sa Napalm. Yan. Ano masasabi mo? Really, nakakabilib ba yung drummer vocalist? Nakabilib ba ata dun sa... I mean, basically like what you've explained, no, Pards, medyo iba talaga. It's a rare quality of having a vocalist at the same time a drummer all together. Tapos performing live pa sila ng ganun, no? Kaya nga, actually mabibilang mo sa daliri kung iilan lang yung mga banda ganun, it's kind of rare, and it really shows basically dun sa explanation mo about
yung ano percussion nga nila, yung strumming and everything, it really transcends on the kind of songs that they create. Talagang may pattern to a beat na hindi nawawala. Hindi yung usually, di ba, yung lyricist, gagawa ng lyrics and everything, tapos susundan lang siya ng mga band members siya on how he plays the song. Pero ito, kung meron ng number of beats at may structure na to begin with, lahat ng kanta parang may rhyme. Kaya yun ang ano, swak na swak. Ang sarap niya kasi pakinggan eh. Parang kung pwede nalang isaksak yung bawat syllable sa percussion timing, sinasaksak nila. So minsan, words na yung naririnig mo, mapapahindak ka eh. So yun. Kaya maganda sana kung meron tayong, without the copyright issues, maganda sana meron tayong sound samples eh. Exactly. So, but in any case, thank you very much for presenting that very informative topic, lalo na sa ating mga music listeners and music community natin, no? And let's go to our game that we usually play on every week, which is our game trivia. To join NAPAM's weekly game trivia contest, you must answer correctly our three questions that we will be mentioning throughout the show. The first two persons who gets the correct answers will win our exciting prizes. So stay tuned to NAPAM, your all Pinoy alternative music source. Okay. So I think what is our first clue for, or the first question in our trivia game? So the first question is, who is our featured band last week, episode 7? So to all of our viewers, kung gusto nyo malaman yan, you have to go to NAPALM, New Pinoy Alternative Music, in your Facebook and look it up last week kung sino ang featured band natin, yun na po ang sagot doon. So, meron na kayong tip, ha? And so, before the end of our program, pag nasabi na po namin yung tatlong sunod-sunod na questions, ilalagay nyo po sa ating comments kung nanonood po kayo ng Facebook or YouTube, ilalagay nyo yung buong answer, all three answers in one comment. Huwag nyo pong hiwalay-hiwalayin during the course of our 1.5-hour program kasi hindi po manamin matatali kung nasa na yung mga other answers nyo for question number 1, number 2, and number 3. Okay? So, we will pause for a short break. Stay tuned on here in NAPALM, your new All Pinoy Alternative Music Source. Magbabalik ang new Pinoy Alternative Music. Only here on V81 Radio, South Manila.